Hello guys, good afternoon. So once again, this is Teacher Cesar of Sir Coach Channel. And ngayon, ang gusto kong ibahagi sa inyo ay isang pangkaraniwang kaalaman. Ngunit karamihan sa ating mga kababayan ay hindi alam kung anong dahilan. No? So summer ngayon at karamihan ngayon ay medyo mayroong pagnanasa sa ating mga tinatawag na pampalamig, lalong-lalo na yung ating traditional na ice cream o yung tinatawag nating sorbetes. Okay, ngayon, ano nga bang pamamaraan, paanong ginagawa ang sorbetes? So, nagtandak ako ng ilang interview sa mga gumagawa at pinakita rin kung paano ang paggawa. So, tingnan po natin kung paano nila ginagawa ang ice cream o yung tinatawag nating homemade ice cream. Sa salitang kalye, tawag natin ay sorbetes. Okay guys, ayan na nga. So, yung paggawa ng ice cream, talagang medyo mano-mano po. Alam nyo mga kaibigan, mga guys, ano, mas paborito kong kumain ng ice cream na sorbetes na kasi traditionally made or homemade. Kasi nga, ito ay talagang pinaghirapan ng limpak na kamay. Ha? At nakita nyo, ilang ingredients yung, o ilang klase yung ginawa mo, kuya? Ingredients po. Juan, bali... Hindi, ilang klase yan? Dalawa lang ano? Dalawa? Dalawa lang. Oo, makaiba ng ingredients ba yan? Opo. Mangga at saka cheese lang to. Ayun, mangga at saka cheese. Ang flavor niya. Okay, so usually ano yung mga karaniwang mga ginagamit mo na bahagi ng sorbetes? Itong mangga po. Oo, itong yellow. Yan, yung yelo, mangga. Masarap to. Oo. Tapos, yung puti. Cheese. Cheese naman. Okay. So, pwede bang habang ginagawa mo yan na, kuya, ano, pwede bang paliwanag mo kung paano yung step by step na paggawa ng ice cream? Yung una po, magpainit ka ng tubig. Oo. Kumukulo yung pan ng tubig, ibuhos mo sa pan. Ibuhos mo sa ulo. Ay! Sa tubo. Ah, tapos, sige. Tapos. Yung gogo doon. Ah, okay. Pagkatapos, nyog. Yun. Maigat ka ng nyog. Sarap yun. Tapos yung mata niya, ilagay mo doon. Oo. Oh. Para masarap. Ah. Tapos ipalamig mo doon kaya sa kwan, karo. Oo. Oh. Sa kwan. Lagyan ng ice cream. Oo. Magdamag. Tapos kinabukasan, kumuha ka ng ice. Saksakan mo dito sa loob. Hindi siya masisira kung halimbawa gabi pa lang ay kuan ha? I-extract mo na yung kuan? I-extract mo na yung basta gata? Basta may kuan kuya, may palamig dito sa loob. Ah, ice. Basta may kuan ano? Hindi masisira. Oo. Pag wala, makuan, mapanis. Oo. Yung ang iniisip ko kasi ang gata, hindi pa madaling mapanis din ang gata. Guys, talagang kuan daw. Maganda, tumitigas talaga. Tumitigas talaga yung sorbetes. Ha? Katawan na po. Oh, pati tumitigas. Katawan. Ayan, si Manong talagang kuan. Morning exercise mo yan, ano? Oo. Oo, kaya kuan eh. Minsan turuan mo ako kung paano ha. Kung paano paggawa ng kuan, ice cream. Pwede bang subukan ng saglit? Pwede po. Ha? Okay, sige. So, ako naman ang i-video mo ngayon ha. Okay. Sige. Paano ba ba? Ay, nako. Pa... Ha? Tataas lang. Taos mo lang po. Tapos. Tapos. Ganyan. Tira mo kung nasasabal ako ha. Ah. Guys, grabe talaga. Ganon. Hindi basta-basta, guys. Hindi basta-basta ang paggawa ng ice cream. Kaya itong hanap buhay nito ay napakadakila talaga dahil mahirap. Hindi basta-basta ang hanap buhay ito. Kaya saludo ako sa mga gumagawa ng sorbet. Guys, eto na, Yarina! Yarina yung ice cream, kakain na po tayo!
Okay guys, ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay ano ba ang dahilan? Bakit sila nagdadagdag ng asin sa ice sa pagitan ng cylinder habang sila ay gumagawa ng ice cream o sorbetes? So guys, simple lang ang explanation at yan ay maliwanag kong ipapaliwanag sa inyo upang maintindihan nyo ang dahilan o ang explanation, scientific explanation. Okay, so nagtanong na ako sa iba't ibang mga sorbitero kung ano ang mga dahilan nila kung bakit sila nagdadagdag o naglalagay ng asin. Asin, quote unquote, kasi pag sinabi natin asin guys, malawak na term yan. Pero sa ating mga Pilipino, kapag tinawag natin asin, ang ibig sabihin na yan ay ang sodium chloride o kaya yung tinatawag nating common table salt. Okay, so ngayon guys, ito ang magiging explanation ko dyan. Although, bago ko i-share sa inyo ito, nagkaroon ako ng ilang pagtatanong sa mga sorbitero, ano nga ba ang dahilan bakit sila naglalagay ng asin? Yung iba, ang sabi nila, para wag daw malusaw ang yelo. Yung iba, ang dahilan nila, para daw mabilis tumigas ang ice cream mixture nila. So yung iba, meron pa silang ibang mga dahilan na siyempre, yun ang kanilang pagkakaintindi. Pero ngayon, gusto kong ipaliwanag sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga kaibigan na gumagawa ng sorbetes, para maintindihan nila kung ano talaga yung konsepto kung bakit sila ay gumagamit ng asin at idinadagdag nila sa yelo sa paligid ng cylinder ng kanilang mixture. Guys, ito ang gusto kong ibigay sa inyo, ipakita sa inyo. So, nakasulat dito, no? Bakit naglalagay ng asin o NaCl sa yelo sa paligid ng tubo o cylinder kapag gumagawa ng homemade ice cream o yung tinatawag nating sorbetes. Okay? Alam nyo guys, meron tayong mga katangian o may mga katangian ang ating mga bagay-bagay. Ano? Okay. Ngayon, sa mga tubig, likido, katulad ng tubig, no? Sila ay meron tayong tinatawag na boiling point, meron tayong tinatawag na freezing point, meron tayong tinatawag na melting point. Okay. Ganun din sa ibang mga bagay, maging ito ay liquid by nature, gas by nature, o kaya ay solid by nature. Pero, ngayon, ang gusto kong ibahagi sa inyo ay ang freezing point ng water. Kasi ang ginagamit nating medium para mapatigas ang ice cream ay ang ice o yung yelo na tinatawag natin. So, palagi nating tatandaan na ang tubig o H2O, water syempre sa English, ito ay nagiging yelo lamang o nagiging solid kapag ang temperatura natin ay 0 degree Celsius. Sa normal na temperatura, ang water ay liquid. Okay. Pero kapag ang temperature nito ay pinababa natin ang temperature nito, ang mangyayari dito ay magiging solid siya. Pagdating ng temperature equal to 0 degree Celsius. Ngayon, tanong. Kapag pinababa pa ba natin ang temperatura nito, may mangyayari pa ba? Okay. So guys, wala na pong mangyayari. Solid na lang siya basta at ang temperatura lang na yan ay mananatiling 0 degree Celsius. Ngayon, sa mga gumagawa ng sorbetes, hindi sapat yung 0 degree Celsius para nang noon ay patigasin yung mixture ng kanilang ice cream. Ngayon, anong pamamaraan ang ginagawa nila? Ang ginagawa nila, nagdadagdag sila ng asin. Okay. O yung tinatawag nating NaCl, asin. So, alam natin na ang yelo ay ice. At ito, kapag yelo, ito ay nagtataglay ng 0 degree Celsius na lamig.
Okay, ngayon, kapag tayo ay nagdagdag ng salt, magkakaroon na tayo ng solution. Yan. Ilalagay natin ang salt dito. Kung makikita nyo sa ating description, sa ating drawing, yung mga bilog na malinis, ang tawag natin doon ay water molecules. Yung mga blue, ang tawag natin ay NaCl particle. O, yung ating NaCl kasi na common table salt, sila ay nagiging electrolyte kapag nandito na sila sa loob ng tubig, pag humalo na sila sa tubig. Ngayon, ano ang idinudulot ng asin doon sa ating tubig? Okay. So, take note na kapag nag-freeze ang ating pure water, so, at exactly 0 degrees Celsius, nagdidikit-dikit yung mga molecules niya. Okay, nagdidikit-dikit na yung mga molecules niya hanggang sa maging solid na sila. Okay, dito naman, no, kapag halimbawa at binaba natin ang temperatura, hindi sapat ang 0 degrees Celsius para siya ay maging yellow. Okay, kailangan ito ng mas mababa pa na temperatura para nang nun ay maging solid siya. Bakit? Kasi ang molecule ng water ay hindi na kayang magdikit-dikit ng basta-basta lang. Bakit? Dahil merong mga particles ang sodium chloride na kung saan ay hinaharangan sila. The particles of sodium chloride serve as obstacle or obstruction para sa pagdidikit-dikit ng mga molecules ng water. Therefore, ano mangyayari sa kanila? Pwede pa ba silang maging yellow? Pwede pa ba silang maging ice? Yes, pwede silang maging solid. Subalit, kailangan na i-decrease pa natin ang temperatura lower than, no, lower than 0 degrees Celsius, or kailangan dito ay maging below 0 or negative degree Celsius. Negative degree Celsius. Okay. Therefore, ganon ang nangyayari. Ngayon, sa paggawa ng ice cream, take note. Kapag yung yellow na, kasi yellow nang ginagamit natin, kapag nandun na sa cylinder yan, sa tabi ng cylinder rather, sa paligid ng box nila, box kasi yan, pagkatapos merong cylinder, tabi-tabi yan, usually dalawa o kaya tatlo, and then sa paligid ng mga cylinders, nilalagyan nila ng yellow. At yung mga yellow na yon, nilalagyan naman nila ng maraming asin. Okay. So, ganito ang explanation. Kapag nilagyan nila ng asin yon, what happens now to the temperature of solution of sodium chloride and water? So, what happened? Yung temperatura niya ay bababa pa ng negative degree Celsius. So, therefore, with that, ano ang kailangan gawin ng ating mga sorbetero? Kailangan dagdagan ng salt. Okay. Gano'ng karaming salt? Ang tanong, gano'ng karaming salt? Okay. Guys, meron tayong tinatawag na freezing point depression constant. Ano? Kailangan ibinabase doon. Pero sa mga pangkaraniwang sorbetero natin, hindi nila kailangan compute-in. Dahil ang importante nito, alam nila kung paano nilang tatantiyahin yung amount ng sodium chloride. Okay. Bakit? Take note that ang bawat mole ng asin ay nagtataglay ng 28 gramo. Okay. Kapag ito so, ay meron tayong tinatawag na concentration ng solution, ng saline solution o kaya ng solution na ginagamit sa paggawa ng ice cream, no? Hindi lang 'yan, ano, sa lahat pa ng mga substance na kung saan ito ay nabibilang sa tinatawag nating colligative properties of solution. Okay. Halimbawa, dinagdagan natin ang asin, ang tubig. Ano bang mangyayari sa freezing point niya? So, ito ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Ito ay masosolve sa pamamagitan ng formula na delta TF or change in the freezing point is equal to the product of the molality of the solution times the freezing point constant. Maraming sodium chloride ang kailangang ihalo
sa ating yelo para nang noon ay sapat ang pagbaba ng kanyang freezing point. Okay. Papaliwanag ko sa inyo, guys. So, guys, sa bawat ang salt or sodium chloride, ay nagkakabigat ito ng 58 grams sa bawat mole nito. Okay. So, technical word itong mole. No? Ito kasi yung ginagamit natin para i-express ang quantity ng mga substance. Okay. So, ito ang bigat ng sodium chloride. At kailangan, kapag kayo ay naglusaw ng 58 grams ng salt sa kilogram, 1 kilogram ng water, whether it is liquid or solid, ang temperatura nito ay bababa ng negative 1.86 degree Celsius. Okay. So just imagine, gaano kababa yung ibinaba na yung temperatura kapag tayo ay nagdadagdag ng asin. Samantalang kung purong ice lang ang gagamitin natin, siya ay nagtataglay lamang ng lamig na 0 degree Celsius. So kung halimbawa, at yung tubig o yung yelo ay nagkakaroon, halimbawa, mayroon kang 10 kilograms ng yelo. Ano ang dapat mo o ilan ang dapat mong idagdag na asin dyan para nang noon mapababa mo ang temperatura?